Guys, gusto mo bang malaman kung paano magtipid kung hawak mo na ang inyong kinita or yung sinahod mo? So, yan po ang pag-usapan natin ngayon, guys. So, if you're interested, please keep on watching. Yung tipong 15,000 ang inyong kinikita pero ang inyong ginagastos is 10,000, 11,000, 12,000. So, ang ganda na nun kapag ganun po ang ating pagdisiplina sa ating sarili. So, kung ikaw guys ay nakailang ulit ka nang nag-iipon, nakailang ulit ka nang nag-aalkansya, nag-iipon challenge, pero hanggang ngayon, hanggang 2022, wala pa rin ipon, wala pa rin iniipon kahit konti lang. Well, guys, meron po tayong i-share na isa na pwede rin pong tumulong sa inyo, guys, sa inyong financial goals. So, yan po ang delayed gratification. Ano nga ba itong delayed gratification? Sa ngayon kasi, marami tayong nakikita. Marami po tayong gustong bilhin, lalo na ngayon guys is syempre we are so conscious kung paano tayo titignan ng iba, titignan ng tao. Syempre kailangan bongga ang inyong pananamit, bongga ang inyong mga forma, yung mga ganon guys. So because of some sa mga ibang tao, hindi po sila nakakatipid, hindi po sila nakakaipon because of that impulse buying. Dahil sa mga nakikita nila outside, nakikita nila sa mga barkada nila, sa mga friends nila, sa mga pamilya nila, or mga kapitbahay po nila. Dahil sa nakita lang nila na maganda yung washing machine, napamili ka na rin ng washing machine. Nakita mo lang na may bago silang TV, napamili ka rin ng bagong TV. Dahil nakita mo na maganda ang kanilang ref, syempre, di ka po talaga magpapatalo, kaya napabili ka rin ng bagong ref. Uh-oh. So, ganyan po affected ang ating lifestyle ngayon. Yung lifestyle lang iba, gaya-gaya lang po tayo to impress others. So guys, yan po talaga ang sisira sa ating pagbabudget. Dahil nung last video po natin is about budgeting, so dito rin ay pag-usapan nga din natin kung paano hindi masisira ang ating mga budget. So, ano nga ba itong tinatawag nating delayed gratification? Alam ko na iba sa inyo guys ay alam nyo na ang delayed gratification. Sa mga iba po nating viewers na hindi pa po alam ang delayed gratification. Ang delayed gratification, ayon po sa ating research, is ability to wait to get what you want. So, yan po ang pinaka-easy na ating na-research na ibig sabihin po ng delayed gratification. Or in other words, you have patience. Diba, yan po talaga ang pinakamahirap na aralin. Yung hirap po talaga tayong mag-antay. So, delayed gratification, example po to ha guys. Kung ako guys, meron akong nakitang nagustuhang laptop. Eh, gustong gusto ko yung laptop na yun. Pero yung laptop na yun ay wala po sa aking budget. At dahil gustong gusto ko, pero syempre, delayed gratification nga. Bibigyan po natin ang ating sarili ng 30 days na palugit before nating bilhin yung laptop na yun. So after 30 days na yun, babalikan po natin yung gustong gusto nating laptop na bilhin. So after 30 days, doon ko lang nalaman na realize na ay hindi ko na pala talaga kailangan ang laptop. So hindi na po ako napabili. So yun po ang delayed. Pero meron din po yung after 30 days, andun pa rin yung urgency or yung gusto mo talagang bilhin. So that 30 days, syempre, at least meron ka nang tinabi para sa laptop mo na yon. So, because of that 30 days, nabigyan ka po ng 30 days para makaipon. Para kung gustong-gusto mo talaga yung laptop, syempre, pwede mo nang bilhin dahil nasa budget mo na yan. Dahil napag-ipunan mo na yan. So, ganun po yung delayed gratification. So, meron po tayong tanong dito na isa. Is delayed gratification healthy? Nakakatulong ba ang delayed gratification?
gaano ba kahalaga itong delayed gratification. So of course, ang ating opinion po is nakakatulong po itong delayed gratification. Nakakatulong ito para hindi po masira ang inyong budget. Pangalawa, nakakatulong din ito para hindi ka po magkaroon ng utang or magkaroon ng malaking utang. Number 3 ay nakakatulong din po ito para sa inyong financial goals, para ma-meet ninyo ang inyong financial goals. Pang-apat po is nakakatulong din ito para po makaipon ka. And pang-5 ay talagang makakatulong ito para sa ating healthy diet. Bakit? Kasi yung nakasanayan mo na kumakain ka ng dessert after meals, pwede mo munang i-skip yung dessert mo para yung pambili mo sana ng inyong dessert ay pwede mo yang tipirin. At of course, nakakatulong sa inyong pagbawas ng inyong timbang. So, di ba guys, nakakatulong talaga. So, ayan po ang delayed gratification. Ayon kay Marvin Germo, guys, place a greater amount of money on something that can give you value or return in the future than something that feels good at the moment but will leave you broke in years to come. Delayed gratification works. Delayed gratification, similar to patience, is so underrated. Imbis na pambili mo ng liabilities, you can buy an asset because of that delayed gratification. Imbis na yung bibilhin mo sana is yung bonggang damit, bonggang pamporma. So, hindi ka na po bibili because of that delayed gratification. So, it is better to buy yung mga pwede pong makapag-return sa inyo ng income, makapag-return sa inyong cash flow, than to buy something na pwedeng maligaya ka ngayon, makakapagpasaya sa'yo ngayon, pero tomorrow ay but-but naman ang ating bulsa, wala nang laman ang ating pitaka, di ba? Yung party-party now, pero pulubi later. Yung happy-happy now, pulubi later. Imbes na sacrifice now, play later. Hindi, kasi ang nangyayari ngayon is play now, sacrifice later. Na kung saan kapag matanda na tayo, saka lang tayo nag-iisip na hindi sana ganito ang aking ginawa. Remember guys, what you do today will reflect 5 years in the future. So kung ano man ang meron ka ngayon, kung ano man ang resulta mo ngayon because of your past decision making dahil po sa inyong ginawa noon. So our encouragement po ngayon is yung sinabi po ni Robert Kiyosaki na bumili ka ngayon ng asset na pwedeng makakapagbigay sa iyo ng cash flow in the future than to buy liabilities. So yan lang po ang ating video for today. Salamat po sa mga viewers po natin, sa mga patuloying na nagsusuporta sa ating channel, and thank you for our new subscribers. And if you're not yet subscribed, ayun po sa ating analytics, marami po sa inyo ang hindi pa po nakasubscribe. And I just wanna ask favor to please to subscribe. Like mo na rin kung nakakatulong itong video natin. So that's it guys. Once again, this is Ibing Get Face saying sharing is caring. Bye! See you! Yan po ang ating... So, encouragement po natin ngayon guys is...